Agad-agad po, mabilis. Ano, hiningi ang ulo ni Charlie Manalo. Is that correct? Even assuming that Charlie Manalo's column was wrong, first, magpaliwanag ano, at magtanong. Pero ito po, talagang nakikita saka natin. Comment, oh. Yes, Kado. Malaki na itulong ni Charlie Manalo sa kandidatura ni Bongbong Marcos. That's right, that's right. At parang lumalabas dito yung mga nakatulong ang nasisiko. At yung mga tao ni Pacquiao, tao ni Yorme, at mga anti-Marcos, yan ang mga naupo. Eh, isa dyan eh, nasa ka... person. Ano? Nung kaya ko tinignan na ito, dahil unang una kami ni Kaado and Kaana, we attended an event na nagsalita po si Agnes de Banadera. And well, she talked about renewable energy and so on. In fact, kaya po siya inimbita dahil may one of the largest renewable energy, solar energy companies na tayo ng isa sa pinakamalaking solar energy farm na tinatawag dito sa Pilipinas, ano? So, Kado, go ahead. Ang first energy secretary na nag-enforce nitong batas promoting renewable energies. Yan, yan ang nagbukas ng, kasi wala nang ano, hindi na yung mga renewable energies pwedeng hindi na padaanin sa grid. Ng national grid, yung kanilang mga power, pwede silang magkaroon ng mga micro situations, no? And di ba Banadera is the one that accelerated this. In fact, yung ano ba yun? Manawag, nag-switching on tayo nun. Itong malaking kung ilang ektarya ito, Laguna Lake, no? Nag-reflect. On top of Laguna Lake, no? Itong solar farm na itatayo. Ha? And sa pag-aaral ni Banadera, of course, she was coming from a legal viewpoint when she entered, but she got educated alongside nuclear and other alternative sources of energy. Kaya I would rather get somebody who is there already inside. Ha? Na alam na kung ano mga problema ng DOE kesa lalabas. Ngayon, inakusahan nila si De Banadera, an ally of dirty energy. This is revolting. You're talking about a lady here who ushered in the renewable energies. Ha? Bilang siyang kauna-unahan mga kabansa. Si De Banadera ang kauna-unahan na ERC, Energy Regulatory Commission chairperson na nag-review, reset, and true up. Alam niyo bang dumaan na tayo sa limang regulatory periods? Ni isa sa mga in-appoint dyan under Cory and everybody else. Walang gumawa ng regulation against a powerful energy company and power generating company who has been cheating the consumers for a very long time. Okay. And ito, it's only for a period of, 7 years. Tinira na niyang Meralco ng 22 billion. And I think this is precisely why ayaw ng Meralco na maupo si De Banadera. Kasi si De Banadera has her balls in place. Yes. So before we go to Ana Cusinera, si kilalaban sa gangka namin, Ana na Cusinera, dahil sabi mo magluluto ka muna para sa mga bata. But before we go to Ana, Maestro Ana and Ana Cusinera, let's talk about the 22 billion Meralco refund. Sabi nga ni Kaado, no, for 7 years, she has been there, but for the past 20, 30 years na may mga ganyang ginagawa ang Meralco, nagpapa-approve po ng presyo na mataas po na on the promise that they will refund naman kung pwede na. Never po nangyari yan except with
chairperson De Banadera sa Department sa Energy Regulatory Commission. Kaya po itong Philippine Star na pag-aari po ni Manny Pangilinan ng Meralco at ng ilang mga other energy companies, ano, binanatan po siya. Ano na, Consumer Group doubts ERC chairperson is fit to be next DOE chief. At sabi nga ni Kaado, inakusahan pa ng kabaliktaran na she is for dirty energy. And ang ang ni-report po ng Philippine Star na NGO daw, Consumer Rights and Energy Advocacy Group, Power for People Coalition. Alam po ninyo, tatlong dekada na po ako nasa laban or advocacy laban dito sa kuryente, no? Issue mo taas sa kuryente. I know this group to be paid for by the energy companies. So, let's go to Kaana. Kaana, good evening. Mukhang ayos na ayos ka. Kala ko galing ka sa party instead of nagduto ka na sa kusina nyo. Yung audio nyo, ata, naka-mute. Good evening sa ating mga kabansa. At ako po yung nandito na, nakapasok na sa Zoom. Yes, nagluto po muna ako at pinakain ko na po ang mga bata at ako po yung free na for the night. Eh bakit ayos na ayos ang buhok mo? Pati yung buhok mo parang galing ka sa... Hindi yan ayos-ayos. Inano ko lang yan, parang nilagay ko lang sa taas lahat at saka ginanong at saka clean-up dyan. Kaya okay. Tignan nyo, actually yung likod niyan hindi maayos. Yung karang. Okay. Kanina ha, at kalating oras ka sa harap ng kalan at ng init, dito mainit din si Kaado. Nakinig ka ba? Oo, nakikinig ako kay Kaado habang nagluluto at habang kumakain yung mga bata. So parang mainit nga, pero tama si Kaado. Bakit dirty energy? Ano ba dirty energy ang sinasabi? Kasi nag-attend ka, di ba tayong tatlo? Nag-attend tayo yes. Dun sa... isang gathering na nandun si ERC chairperson na siya yung kanilang tinatawagong guest speaker. And it's all about solar energy. At kaya siya naging guest speaker dun sa isang event na yon organized by, I think, Techi Capilian, which is one of those people na very strong when you talk about green energy pero mas solar sila. Dahil nga, in-approve nga ata or talagang tinulungan ni Madam Agnes, itong mga to para maituloy yung project sa solar energy, which is, I think, unang-una yun na parang malaking project, no? So, ang hindi ko maintindihan, bakit binabansagan siyang nagpo-promote or promotor ng dirty energy? Ano ba yun? Parang something is fishy naman dyan. But we have to move on because the next appointment issue is even bigger. Ano? Ito pong appointment ni anong tawag dito? Sa PPA. Ah, Pastrana. Okay. Ano? At bakit po it is the same case actually with Lotilia at mas maaga nga nangyari po ito dahil may conflict of interest. He is in the business of ferries, in the business of shipping. Nilagay siya, gustong ilagay siya sa PPA, Philippine Ports Authority. Ano? And yung tanong nga ni LC Xiao dito, ano, sino ba diyan sa kabinete ang gumagalaw sa likod nito mga to? Well, let's tell it frankly, si Attorney Vic Rodriguez, at yan po ang tinuturo din ng ating kasamang si Chardy Manalo. Si Attorney Vic Rodriguez at si Ray Briones. Si Attorney Vic Rodriguez, I think everybody knows, is the right-hand man of PBBM. He is the Executive Secretary, I think, today. The little president, I think. The little president. Si Ray Briones is one of his operators sa media. Ray Briones, di ba lawyer din yan? Or hindi yan? Media person talaga ito. Matagal lang sa media. Okay. Tabloid. May mga tabloid siya dati. Okay. So nagkaroon na ng sitwasyon kung saan itong sa Philippine Ports Authority ang unang anunsyo, we do not know kung sasabihin nila nomination lang ito, which I think is what is coming out now, no, na pinapaliwanag ni Trixie Cruz Angeles, nomination din lang yan. Pero bakit so, ang unang hindi siya no ang kay Pastrana? Oo. Ang alam ko, I'm not sure, no, correct me if I'm wrong Kaado, kasi mas alam mo to. Nagsumpa na, nanumpa. That's right. Nanumpa si Pastrana. Tapos, ang nangyari,
there was this rumor na kahit anong pana tinanggal daw. Tapos mamaya may lumabas na announcement coming from Malacañang through Attorney Trixie, CPCO secretary, Office of the Press secretary na hindi, walang ganon na hindi yan totoo, walang ganon na nangyari. Tapos may lumabas din sa PNA ulit in the same day may bagong inappoint. So ibig sabihin naka-flow. Sabi ko, ano ba talaga? Ang kulit na ba? Yes. Parang hindi ko alam kung ano ba talagang score? Kasi ang hirap, PNA is a state media. Of course, Attorney Trixie is the press secretary. Papaniwalaan mo din siya. So, may mga umikot na sa social media. So, na ganun niya ang nangyari, na wala na, sinak daw siya. Wala naman pala. So parang, ang gulo-gulo. Ano ba talaga, kuya, ate, nanay, tatay? May utang itong 11 million sa PPA. Pero ilalagay mo doon isang taong may utang sa PPA. PPA? Ano po yung PPA? Para maliwanag. Philippine Ports Authority. Okay. Ito, may mga ferry ito mga fast cut, mga katamarans, no? Kung hindi siya nagbabayad, tapos gagawin mo siyang pinuno niyan, ano na mangyayari diyan? Bantay sa lakay ang mangyayari diyan. Oh.